time to open the program. May we call on Attorney Tin Antonio, Mayor of Alcala. Kakailian, gagayam, amak ken ina, kakabsat, anyan ang nagdakkel adayaw ti taga Alcala. Nga iti daytoy nga aldaw, iti daytoy akrito. Sarungkaran na tayo, ti Vice Presidente, ti Pagilian a Pilipinas. Her Excellency, Maria Leonor Leni Gerona Robredo. Napakalaking karangalan sa buong kasaysayan ng ating munting bayan ng Alcala. Ngayon lamang, itong araw na ito, pupunta ang Vice Pangulo ng ating bansang Pilipinas. Umuna agundaway nga umay ti Vice Pangulo. Tumipon kanya tayo, tumakder itisibay tayo, agda itisidong tayo. Kunada, ganggan na et. Sinasabi nila, estranghero. Kunada, adayo kanya tayo. Kunada, saan lang mo itilengguahe tayo? Sinasabi nila, malayo sa atin. Ngunit sa araw na ito, sa sandaling ito, dugo at laman, tatayo siya sa ating harapan. Dayta kaditigang ganeet, yan ba ang estranghero? Daraken lasag at tumakder. Dito'y sangwanan tayo. Makilangin langin kanya tayo. Aprusan na tayo. Sangkading, hangkading aday takit panagayat. Dayta kaditigang ganeet. Adu iti nasasakit asarita nga ibat bato da kanyada. Dito'y Alcala, dito'y Norte. Maraming masasakit na salita ang ibinabato sa kanya. Numan pa'y pinili na latapi umay dito'y. Pumupunta pa rin siya sa iba't ibang lugar. Pumupunta pa rin siya dito sa atin, dito sa Alcala, dito sa Norte. Gagayem, kakabsat ko ang makin inak. Saan ka di pa'y ang malunag tiriknayo? Idi Typhoon Ulysses. Limned ti ili nga Alcala. 24 out of 25 barangays limubog iti 15 metro kangato alayos. Hantay o mo doon niya ti pagturturungan tayo. Hindi natin alam kung kanino saan magpapasak lolo. May-may sa to idi agsol-solo tayo idi klas labambanti. In the middle of the night, timbawag. Nagpadala ti tulong. Sang kadinga di atakit ayat. Sang kadinga imparik na kanya tayo. Iti dayta a panagayat. Dayta ti estranghero. Dayta kaditi ganggan na et. Iti amin nga aramid ni VP Leni. Agtaod iti panagayat. Lahat ng kanyang kilos, lahat ng kanyang gawa, bukal sa kanyang loob, bukal sa pag-ibig, sa matindi at malalim na pagmamahal niya para sa ating lahat. Kaya't adati pagsasao dito'y Alcala. Pagsasao, love begets love. Ti ayat, masubadan ti ayat. Kaya't ngarod, awatin tayo isunak. Ilukat tayo, iti panunod tayo, ilukat tayo, tinakem tayo. Ilukat tayo, tipuspuso tayo, awaten tayo isuna, itipuspuso tayo, dinggan tayo isuna. My President, Leni Robredo. Ket ita, kakabsat ko, dinggan tayo, met ken awaten tayo, iti kasaranay na. Senador, ken sumarunonton, a Vice Presidente ti Pilipinas, Apo Francisco Kiko Pangilinan. Kanyang pinaglalaban, pagkain masustansya sa bawat Pilipino. Si Kiko Pangilinan, na bise dapat natin. Nandito na si Kiko, Kiko Pangilinan, pagkain abot kaya. Kanyang pinaglalaban, pagkain
sa bawat Pilipino. Hindi ko pangilinan na peace ay dapat natin. Na naimbag nga malem kada kayo amen apo. Sa ating Mayora Tin Antonio, salamat sa inyong introduction at mainit na pagtanggap sa atin dito. Former Governor Bong Antonio, Attorney Joel Butuyan, Vice Mayor Joy Duruin, at siyempre ang mga miyembro ng ating Sangguniang Bayan ng Alcala, mga punong barangay at mga opisyal, Monsignor Jerry Perez, Father Jose Ostelo Bartolome, maraming fancy father doon, Griselda Antonio, siya po ang kapatid ni Mayor Tin, ang ating sectoral group, siyempre yung mga malapit sa aking puso, ang ating mga magsasaka, farmers groups, malapit din sa aking puso ang mga kabataan, Alcala for Lenny, at sa ating lahat. Again, magandang hapon Alcala, magandang hapon Isabela, ay Cagayan pala, susunod pa pala, magandang hapon Cagayan! Alam niyo ho, kanina, hinahanap si Sharon. Naiwan kasi sa Bacolod. Pero, sabi ko nga, narito pa rin si Sharon. Nasa puso ko. Tapos, narinig ko kanina, sabi, ay, gwapo pala. Di ko alam kung ako'y matutuwa o malulungkot. Ano ibig sabihin nung gwapo pala? Parang pag sinunod mo, gwapo pala kasi iba ang itsura sa TV. Oh. Eh ngayon, alam nyo na ba't na-inlove si Sharon? At gusto nyo malaman kumusta si Sharon? Sino ang gusto malaman kumusta na si Sharon? Ayun. Ayun, patay na patay pa rin sa akin. Huwag nyo lang ipagkakalat, baka umabot sa kanya, ako naman ang patay sa kanya. Si Donnie, hinahanap nyo! Pamangkin ko si Donnie. Alam nyo na saan siya nagmana sa kagwapuhan. Pero wag naman kayong boboto kung gwapo lang, hindi ba? Pwede nga gwapo pero kurakot naman. Pwede nga gwapo pero wala naman talagang track record. Pag gwapo, kailangan gwapo sa panunungkulan. Gwapo sa pamamahala. Gwapo sa mga programa. Yan ang kinakailangan natin piliin sa Mayo 9, 2022. Yung merong track record. Yung meron ng nagawa. Hindi yung tuwing election lang pupunta para kunin ang inyong matamis na oo, tapos pagkatapos nun, eh puro pangako pala, hindi naman nangyayari. So sa darating na Mayo 9, alam natin, lalo na sa mga kumbinsido na rito, na ang totoong merong track record na malinis na panunungkulan sa maraming taon kung tambalan lang ang pinag-uusapan ay ang tambalang Lenny Kiko. Hindi po ba? Sabi nga ni Vice President Lenny, hanapan natin ng resibo. Tayo po, mula pa noong 2010, ang ating advokasya, at kung tayo'y pala rin, dadalin din natin ito sa pagiging Vice President. Kailangan natin unahin ang kapakanan ng mga magsasaka at mangingisda. Dahil kalahati ng ating populasyon ay narito pa rin sa kanayunan, sa mga probinsya, sa lalawigan, na ang pangunahing pinagkakakitaan o kaya hanap buhay at livelihood ay agrikultura o pangingisda. Pero ba kailangan may resibo? Ito ang resibo. Republic Act 11321, sa Gipsaka Act,
isa sa pinakamatindi o mahalagang provision dito ay yung direktang pagbili ng gobyerno nasyonal at lokal sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda na wala ng public bidding at sa tamang presyo. Ang ating mga lalawigan, ang ating mga LGU, may provincial jail, may provincial hospital, lahat yan bumibili ng pagkain. Pero sa trader, karamihan ang binibili. Hindi nabibili sa mga magsasaka at mangingisda. Dahil sa batas na ito, pwede nang bumili direkta sa magsasaka, sa mangingisda ng LGU. At pag yan ang nangyari, mararagdagan ang kita, ang dagdag na pera sa bulsa ng ating mga magsasaka at mangingisda. At sila na po ay maengganyong magtanim pa, maengganyong manghuli pa, dahil alam nila may bibili sa tamang presyo. Pag ganun na ang sitwasyon, dadami ang ani, dadami ang huli, dadami na rin ang supply ng pagkain sa ating mga palengke. Bababa na ang presyo ng pagkain, mawawala na ang matinding gutom. Yan ang resibo. Ibigay ko na rin ang isa pang folder sa ating mayora para siya na rin dito sa ating bayan ng Alcala, magkakaroon na rin ng suporta. Nakita ko papunta rito, napakaganda nung maisan. Oo, ang gaganda pa nung mga banner. Ayan, pwede na. At siguro, panghuli, kami po ay nangliligaw sa inyo. Tuwing eleksyon, lumiligaw kami. Kinukuha namin sana, makukuha sana namin ang inyong matamis na oo. Kung katotohanan lang ang magiging basehan, walang ibang pipiliin. Kung qualification lang, track record lang, malinis na hangarin, malinis na record, yan ang Robredo Pangilinan Tandem. Iluklok na natin ang gobyernong tapat. Iluklok na natin ang gobyernong tapat. Agyaman na kapo, Diyos ni Agdina, naimbag na malim. Thank you very much. Thank you. Pangilinan, pagkain nga magkaya, kanyang pinaglalaban, pagkain masustansya sa bawat Pilipino. Hindi ko pangilinan, napisi dapat natin. Nakalimutan ko, didaklip-lipatan, apo. Salamat, salamat.